Ayan, pinagkakagulo na. Yo, may nagbulsa na. So guys, ito, ang lalaki ng bunga. Ayan. Maganda nung umaraw, mas gumanda yung bunga niya, di katulad ng nakaraang pitas namin na nung halos araw-araw umuulan nun. Medyo umurong nga yung pitas namin, bibihira yung nakaganda ng bunga. No, ito, kunin mo na itong nakalawlaw na yan, yung dalawa. Ito isa. Yan, sa aasahan natin to hanggang sa susunod na pitas, eh, mas dadami at dadami pa. Huwag lang ulit uulan ng sunod-sunod na ulan. Ayan o. Daming bunga. Ito dalawa. Ayan guys, oh, lalaki ng bunga. So guys, ngayon tapos na kaming mamitas. At eto na ngayon, pinupulot na ng mga kasama natin. Ayan o. Oh. So sa tansya ko, mas marami tayong mapitas ngayon dahil gumanda yung araw. So sa Ampalaya kasi, mas maganda yung ibinubunga pagka may araw kumpara sa araw-araw umuulan. Tulad nung huling pitas natin, medyo umurong yung pitas natin, imbis na papataas ang harvest, eh umatras siya. Konti lang naman, at at the same time yung kagandahan ng maaraw, eh mas maganda yung inilalaki ng bunga, yung nagiging quality ng bunga mas maganda. So ayan, sa tansya ko ngayon, eh mas marami talaga ang ating mapipitas ngayon. So tulad yan, nandiyan ngayon, oh, naiwan, oh. Ayan sa ilalim. Ayan, kukunin nyo na yan pagka ganyan. Kasi hindi lahat natin nakikita. Itong mga kasama natin dito sa halamanan is matatatag ito. Mga Power Ranger yan. Kaya si Andeng, kaya si Marlon. So, sa tadya ko naman bukas, mamimitas tayo ng sili. Kasi merong order sa atin. Maraming order. May mga magbe-message na sa atin, mga buyer natin. At sa update price is 75 pa rin po ang kuha. So ayan, pakarami pa rin bunga ng sili natin, magaganda pa. And then dito naman sa Ampalaya, ang huling update natin is 65 pesos per kilo. So ayan o, mapapansin natin ang gaganda ng bunga niya ngayon. Ang ano nga lang talaga sa Ampalaya, kailangan maaga tayong namimitas. Dahil pagka naabutan ka ng araw, init, medyo lumalambot yung ano niya, bunga. So pagdating natin sa bentahan or yung kukuha sa atin, hindi nila maibebenta ng maganda ito. Siyempre, kailangan nila lang maibenta ng quality para kumita din yung mga buyer natin. Ito pa yung isang kasamahan natin dito sa halamanan. So yan. Yeah, di biro din ang bigat ng Ampalaya. Ayun oh. So ganun talaga tirada. Kailangan maaga kami namimitas kasi pag naabutan ng init, medyo lumalambot yung Ampalaya. Karaniwan talaga ganito pinipitas. At ganitong may araw na, nagdadampot na lang. So yeah, may mga nahihinog. Ito nga, yung mga naiwan na yan, after 4 days, malalaki na ulit yan. Yan na naman ulit ang ating pitasan yan. So, tulad nga sabi ko kanina, meron kaming naiwan na 2 pitak doon. Bukas ko pipitasin yun at meron tayong special order na doon sa isang kasama natin na buyer. Na tulad nga na sabi ko, pakisamahan lang at kailangan talaga meron tayong mga suki na okay kausap. Ina-update tayo pagka maganda ang presyo. Hindi yung kung saan ka kinuhanan ng ganitong presyo at nagpipirmis lang doon kahit na tumaas na. So yun ang kailangan nating hanapin na buyer pagka pumasok tayo sa farming na ganitong malakihan. Eh, kailangan makikipag-update din tayo. So ito.
Puputan na nilang ganyan pag napuno. Ayun oh, kumakaway pa oh. So sa ngayon, ito na yung mga nahahakot ng mga kasama natin dito sa halamanan. So ilang sako na ba, Brad? 2, 4, 6, lahate. Guys, ito na ngayon yung napitas namin ng palaya. So sa procedure, ibinubukod na namin yung mga goods. Ayan, kasi sa palaya, may good, segunda, at tercera. So ito, mga nasa estimate 300 kilos ang mabandol namin dito. At yun nga, ibibiyahe namin ito ng angat. So pagdating doon, malalaman natin kung magkano ito mabibili per kilo. So ito, i-update ko kayo pagdating doon. Abangan nyo ito. So guys, bali ito ang napitas namin sa ngayon sa dalawang pitak. 300 kilos na good. Ayan, nakabundle na yan. 30 bundle yan. And then itong segunda, 5 bundle at isang tercera. So ito po ang ating dadalhin ngayon sa angat. At yan ay malalaman natin kung magkano ito ma-presyo na mabibili ni Lola Bebang. Pinagkakaguluan na. May nagbulsa na. Yan.